guys! Welcome back to my channel. So first of all, Happy New Year! Wala na si 2016. Say hello to 2017. And yun, excited ako sa year na to. Ewan ko kung bakit, pero yun, excited lang ako. Feel ko lang yun. During the holiday season, umuwi ako ng Philippines kasi wala akong kasama dito. And after 9 years, I was able to celebrate Christmas and New Year again in the Philippines. Having said that, vacation in the Philippines is not complete without going to Divisoria, Changi, Ukay-Ukay, Bazaar, Mall, or kung saan man. Kasi nga, knowing Philippines, sobrang mura ng mga items doon compared dito sa SG. And bear in mind that I am not bragging or whatsoever. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan mabibili yung mga murang items na ipapakita ko. So the first items that I'm gonna show you guys are from Watson's Philippines. So yun, kasi nung nasa Davao ako, nasa NCC Mall kami, and then I saw Watson's, then na-remember ko na meron akong bibilhin. So eto yun na yun. So the first one is this mint dental floss. Yan. I got this for 29 pesos. Diba? Sobrang mura. Wala pa siyang $1. The next items are this Epilene waxing strips. Yan. Pumili ako ng 4. Kasi mahilig akong mag-wax ng legs, ng armpit. So, yun. Sobrang mura din siya kasi 29 pesos lang din. Sobrang mura. Hindi ako makakita nito dito. So, bumili na ako ng marami. Since bumili na rin ako ng mga waxing strips, bumili rin ako ng wax. This one was 289 pesos. Wala pa siyang $10, guys. So, ito yung wax. I think it is made from honey. And then, so meron siyang kasamang sticks. And then, meron din siyang waxing strips. I also bought this Epilene wax. And 89 pesos lang to. So, eto, yan. Bumili na rin ako nito. Kasi, gusto ko talaga mag-stock up ng maraming wax. Kasi, matagal-tagal pa akong uuwi. And then, wala akong mabibili nito dito. So, bumili talaga ako ng madami. So, yun. The next one is this erase solution. Yan. This was actually recommended by my friend. Kasi, sobrang itim ng siko ko. And then, yung knees ko. Kasi, ewan ko kung bakit. Pero, maitim siya, and my friend told me na this one is very effective. So, I bought this. Yan. May ball tip siya. Then, I think ikaganon mo lang. And then, pag ma-micro-peeling ata yung skin na nilagyan mo neto. So, yan. Update ko kayo if effective na siya. And the last item na binili ko sa Watson ay itong Green Cross Total Defense Antibacterial Hand Spray. Yan. And then, the only makeup item na binili ko ay this LA Girl Pro Conceal High Definition Concealer in the shade, in the shade Classic Ivory. Ano lang siya, guys? 125 pesos. Diba? Sobrang mura. I also bought this Aromatherapy Home Fragrance Oil. I think 150 pesos siya. So, convert to SGD, it's $5. And normal na binibili ko is from Body Shop. And yung price niya is $12 plus. So, sobrang mahal niya. So, nung nakita ko to, dun sa isang parang cart lang siya. Then, I saw this. Sobrang mura niya. Binili ko na. Hindi na ako nagdalawang isip. Binili ko na siya kasi sobrang mura niya. Okay, so let's now move on sa mga damit. Bumili ako ng mga inner shorts ba tawag dito? Yung mga sinusuot mo kapag naka-dress ka and naka-skirt ka, kasi hindi ako sanay nang hindi magsusuot ng short sa loob. So, ito yun. I bought 2 colors, black and gray, and 3 each. So, meron akong 6 nito. Isa nito ay 45 pesos. Nabili ko to sa Baclaran. Then, nung pumunta ako ng Davao, bumili rin ako ng mga yung mga printed na t-shirts yung may nakalagay na I Love Davao or Philippine Eagle or basta yun. Marami akong binili actually. Binigay ko sa parents ko, sa tita and tito ko, pero
dalawa na lang yung papakita ko, guys, kasi naiwan na sa Philippines yung iba. So, ito yung pinili ko for my boyfriend. Yan. Ma Philippine Eagle, Davao City. And then, yung sa akin, yung typical lang na merong I love Davao. Kasi, gusto ko talaga nagko-collect ng ganito. Yung I love, then yung place. Ayan, sobrang gusto ko talaga nun. So, ito lang yung binili kong damit sa Davao. The next items na ipapakita ko are from my vlogger friend. She has a shop. I decided na isupport ko siya. So, bumili ako ng dalawang items. And ito yung item. 180 pesos siya, pero she gave me a discount. And nakalimutan ko na kung magkano. So, I have it in black. And I think this is dusty pink. So, I bought two. And I'm so excited to wear this. Actually, na-wear ko na yung black. Pero yung dusty pink, hindi pa. So, I'm really excited to wear this. Pag umuwi talaga sa Philippines, number one na pupuntahan talaga is Divisoria kasi sobrang mura doon. Pero, we didn't have time. Basta malayo siya and holiday season yun and sobrang daming tao. Super pack yun. So, we decided to go to 3F. As in 3F. F. Sa ano siya? I think sa Baclaran siya. Actually, mall siya na sobrang daming items din. Parang Divisoria din. Pero mas madaming items sa Divisoria. Pero yung mga price niya is sobrang mura, guys. Kasi, actually, two price siya. Retail price at saka kapag bumili ka ng mas marami, meron din siyang special price. Ito yung mga items na binili ko doon. So, this one, I bought 3 pairs. So, meron siyang, actually, ano siya? Short type. Short and then pero hindi naman siya yung super short talaga. I think knee length siya and then sando type yung taas niya. Sando type. 70 pesos lang to for two na. 70 pesos lang. Ang retail price niya is 90 pero since I bought 3 pairs, nakuha ko siya ng 70 pesos per pair. Pink, peach, then purple. And the next item is this halter dress. Yan, maxi dress siya. Sobrang haba niya. And I got this for 220 pesos. So, wala pa siyang $10. Bumili rin ako ng white dress kasi kapag first Sunday, kailangan naka-white kami sa church. So, ayan, bumili rin ako. And then, ang unique ng design niya sa harap. Zigzag na style. And then, I got this for 200 din ata. The last dress na binili ko ay itong basic dress lang siya actually. Polo tee yung taas niya. And then, dress siya. Yeah. Bumili ako ng two colors. So, ito. Blue and black. So, isa ay 160 or 100. Nakalimutan ko na pero mura pa rin siya. Sa tops naman, I bought this yellow mustard. I think yun yung kulay niya. Same design siya nung sa white. Yan, same design siya. I think I got this for 100 pesos. And then the last item is this halter type. Same siya nung dress kanina. Yung design niya, open here, then the arms, and then halter. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Then meron siyang hole sa gitna. And dito banda, pero hindi naman visible yung chest part. So, it's okay lang siya. I got this for 120 pesos. So, that is it guys for my video. I hope you guys enjoyed this video. Please give this video a thumbs up if you enjoyed this. And I will see you guys on my next video. Bye!